Kung si Andres Bonifacio ang tinaguri ang supremo at nagtatag ng katipunan, at si Jose Rizal ang ating pambansang bayani, atin namang alamin ang buhay ng bayaning tinaguri ang dakilang paralitiko at siyang naging utak ng rebolusyon. Si Apolinario Mabini ay pangalawa sa walong anak ni na Inicencio Mabini at Junicia Maranan mula sa baryo ng Talaga, Tanaunan, Batangas. Bata pa lamang siya ay kinakitaan na siya ng di pangkaraniwang talino at hilig sa pag-aaral. Noong 1881, nakamit niya sa Maynila ang isang partial scholarship na nagbigay daan upang makapag-aral siya ng kolehiyo sa San Juan de Letran. Natapos niya ang kanyang bachelier sa sining noong 1887. Nakapag-aral din siya ng abogasya sa Santo Tomas mula 1888 hanggang 1894. Taong 1893, isa siya sa bumuhay ng La Liga Pilipina na siyang nagbibigay suporta sa kilusang reforma. At pagsapit ng taong 1896, tinamaan siya ng matinding sakit na nagdulot sa kanya na maging paralitiko habang buhay. Hinuli siya ng mga gwardiya sibil noong October 10, 1896 dahil sa pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga reformista. Sumailalim siya sa house arrest sa ospital ng San Juan de Dios at kalaunan ay pinalaya rin dahil sa kanyang kondisyon. Nang bumalik sa Pilipinas si Emilio Aguinaldo noong May 19, 1898, pinasundo niya si Mabini sa Laguna. At matapos ang kanilang pagpupulong noong July 12, 1898, si Mabini ay naging punong tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Isa sa pinakamagandang rekomendasyon ni Mabini ay ang pag-aalis ng diktadurya ng pamahalaan ni Aguinaldo at ang pagpapalit nito sa rebolusyonaryong pamahalaan. Nagsilbi rin siya sa kabinete ni Aguinaldo bilang pangulo ng konseho ng mga kalihim at bilang kalihim ng ugnayang panlabas. Isa sa mga importanteng dokumentong kanyang nagawa ay ang programang Constitucional de la Republica Filipina, isang konstitusyon na kanyang iminungkahi para sa Republika ng Pilipinas. Nang sumiklab ang giyera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, tumakas si Mabini papuntang Nueva Ecija at nadakip ng mga Amerikano noong December 10, 1898. Nanatili siyang bilanggo hanggang September 23, 1900. Nanirahan siya sa maliit na dampa sa Nagtahan, Maynila at kumikita sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga lokal na pahayagan. Ang artikulo niyang El Semil de Alejandro ay nagdulot sa kanyang muling pagdakip at pagkatapon sa Guam kasama ng iba pang mga Pilipino. Habang nasa Guam, naisulat niya ang La Revolution Filipina. Namatay si Mabini noong May 13, 1903, sa gulang na 39 dahil sa kolera.